welcome po ulit sa aking channel. This Lynn Malakay po, simply para happy ng simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for the day. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Ayan guys, ang duty ko po is 2 to 10:30 PM. Pero ayan guys, nakalabas ako halos mag-11 na. So late na akong nakauwi. Ang hirap guys sumakay dito. So wala po kaming shuttle. So mga ilang days na rin po ako na ayan, nahihirapan sumakay. So ayan, samahan niyo po akong mag-travel papauwi. So ayan, nag-aabang po ako ng jeep dito. Sa ito po ay sa may Pedro Hill. So ayan, dito po to sa Manila, sa may Taft Avenue, Manila. So ayan, alam niyo naman po kung sa mga sumusubaybay po sa aking vlog, kung saan po ako nagtatrabaho. So ayan, sa pambansang Pagamutan po ako nagtatrabaho. So yun, late na po tayo nakauwi. At ayan, napahirapan sumakay kasi wala po kaming shuttle ngayon. So mahirap. So from buhat nung nag-pandemic, may shuttle kami. So parang ito ilang days na kaming walang shuttle. So ayan, abang-abang lang tayo dito ng jeep guys. So ito yung sa may Pedro Hill Station ng LRT. So ayan, kung makikita nyo yun, yung ating LRT. So ayan, madalang-madalang na yung mga sasakyan dito pagka ganitong oras guys. Guys, halos mag-11 PM na po. So bali dalawang sakay ako guys. So from Pedro Hill to Monumento po, ayung Kalaokan. So dalawang sakay po tayo ng jeep. So mahirap kasi yung biyahe na papunta sa amin. Nung last time na umuwi po ako, ang sinakyan ko yung e-bike. So may nag-ano doon na blooming trip. So nag-hunting trip ako guys kasi ang dami namin na nag-aabang ng sasakyan. So hindi talaga ako makakasakay nun. So nagtatlong sakay pa ako guys. So ayan, lakad-lakad tayo kasi hindi tayo makakasakay pag hindi tayo naglakad-lakad doon. So ayan guys, hindi na ako nakapanukulay kasi ayan, hindi na tayo nakapagkilay kasi nga nagmamadali na ako nung makita ko yung oras kasi may pinag-usapan kasi ako at saka yung aking kasama sa work. Ayan, may pinag-usapan kami about our work. So ayan, medyo na-late na ako ng ano guys, pag out. So ayan, wala pa rin tayong sasakyan guys. So abang-abang lang tayo guys. Guys, past 11 na. So nakasakay na po ako ng jeep. So ito pa lang yung unang jeep na papunta dun sa sakayan sa amin. So sasakay pa tayo uli ng isang jeep dun sa pagbababa, paghihintuan nitong jeep na to. So ayan guys, nakasakay na ako dito sa jeep na papuntang Kalaokan. So ayan, yan yung aking buhay ngayon kasi mahirap nga dahil wala nga kaming shuttle. So hoping sana makabalik kasi para hindi tayo late na nakaka-uwi. Sasakay lang. Bago to sa Kalaokan. So hindi pa ako nakakapasok sa loob nito guys. So ito yung decor nila, yung pang Chinese New Year. So since nung may ano yan, nang makita yun,
never pa ako nakapasok niyan kasi nga guys, may shuttle kami. So talagang diretso uwi lang ako. Trabaho, bahay, trabaho, bahay. So hindi ako never pa ako nakapasok niyan sa mall na 'yan, guys. So yun yung SM Plant Center. So ayan, nag-aantay na naman po ako ng panibagong jeep papunta sa amin. So ayan, halos mag-aalas 12 na, guys. So ayan, wait lang tayo ng jeep. So madalang na yung biyahe, guys. So ang hirap. Actually may nag-offer sa akin na angkas. So sabi ko hindi ko naman kaya yung umangkas, natatakot ako. So ayokong mag-angkas, guys. So naman yung mama, yung driver, driver ng angkas. So sabi ko hindi ako sumasakay kasi din, sabi ko mag-aabang na lang ako ng jeep, guys. So ayan, guys, ito na, pauwi na tayo, guys, dun sa amin. Ito na yung binabaan ko na papunta dun sa amin, guys. So ayan, ang dilim na, madalang na yung mga guys, talaga sasakyan. So ayan, sasakay pa ako dito, guys, din ang panibagong tricycle naman. Finally, guys, hindi na ako sa mga sa akin. So, ayan. Matali. Eskinita na ako sa akin. So, ayan. Lakad-lakad tayo dito, guys. So, ito yung aming eskinita, guys. So, ayan. Sa dulo kami, guys, ng eskinita na to. So, ayan. Pag-alis ko kanina dito, maliwanag. Tirik ang araw kasi alas 12 ako umalis, guys. 12:30 p.m. So, ayan na yung ating ayun yung aming itaas, guys. So bukas ang ilaw, hindi nila pinatay, hindi ko alam kung bakit. So ayan, kakatok na tayo dito, guys, sa amin. Ayan yung aming itaas, guys. Pinagbuksan ako ng aking anak. So ayan yung aming alaga, si Biko, at syempre yung aming pusa na si Hiraya. Alaga yan ng aking mga anak, guys. So ayan, hindi ko na sila kinokontra. So basta dapat ka ako lilinisan nila, ninyo kung ano yung dapat linisan. So mabait siya, mga dalawa na yan. So ayan, nagluto muna ako ng guys. Talagang gutom na gutom ako, guys, kasi konti lang yung kinain ko kaninang kanin. So ayan yung ulam namin kaninang lunch. So ayan, ininit ko, guys. Kumuha lang ako ng konti na galing sa ref. So ayan, dalawang pakpak yan, guys. So after duty kasi talaga nagugutom ako, guys, pag uwi ko. Kaya ang kinakain ko dun is pa konti-konti lang. So ayan, ito na yung aking kanin, guys. And then ayan, may konti tayong patis. So ayan yung ating tinola. So tinola yung ating ulam, guys. So ayan, kain tayo, guys. So ayan, konti lang naman. So hindi naman ako matutulog ng agad nito, guys, pagkakain. So may mga gagawin pa tayo. So hindi ako makakapag-function kasi pag nagkumakalam yung aking tiyan. So ayan, let's eat, guys. Lord for the food. So ayan, guys, kain po tayo. So minsan hindi naman ako makain parati, guys, pag uwian, lalo na pagkat midnight na ako nakaka-uwi. So this time kasi hindi ko kasi nasyadong nagustuhan yung luto kanina dun sa aming work, yung aming dinner. So talagang konti lang yung nakain ko. So sabi ko pag uwi ko na lang tsaka ako kakain. So parang hindi ko nagustuhan yung pagkaluto dun sa isda, guys. Kaya ayan, dito na lang tayo kakain. So yan, kanina, guys, bago ako pumasok, naglaba ako. Ang dami kong nilaban, guys. So ayun, kaya 12:30 na ako, magto 12:30 ako nakaalis. So yan ang buhay ng isang working nanay, guys. So ayan, tanghaling tapat ng umalis. So midnight na tayo, midnight na nakaka-uwi. Alas 12 oras ako, guys, na nasa labas ng tahanan, trabaho at yung biyahe. So malayo kasi yung aking pinagtatrabahoan, guys.
talagang sakripisyo sa biyahe. So, yan kanina, konti lang din yung kinain ko na lunch kasi nga ayoko magpaka-busog-busog, guys. So, yan, hindi naman ako agad matutulog nito, guys, kasi yan, mag-ano pa tayo, maglilinis pa tayo ng ating katawan. So, bago matulog, so, yun, dapat fresh yung ating katawan para, siyempre, para masarap yung ating tulog. So, may marami pa akong mga gagawing aktibidades. So, yan ang buhay ng isang working nanay. So, hindi agad natutulog. So, maaga ka pang gigising din. So, yun, tuloy-tuloy lang ang ating life, guys. So, since bukas naman is Sabado, so, yan, okay lang na tanghali tayo magising kasi yung ating mga bulilit naman is walang pasok. So, yun. Thank you guys for watching, and if you are new to my channel, don't forget po to like, to subscribe to my channel, and don't forget po to hit the red button for the notification of my upcoming videos. Isang magandang buhay po sa ating lahat.